mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinagot sila ni Jesus, "Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo?" Sa Ebanghelyo, makikita na hindi lamang si Jesus ang may mga alagad. Ang grupo ng mga Pariseo at maging si Juan Bautista ay may mga alagad. Ang mga alagad ni Juan ang lumapit kay Jesus at nagtanong kung wala bang pag-aayuno sa mga alagad niya. Nagulat sila marahil sapagkat habang maingat at mabusisi ang ginawa nilang pag-aayuno, pati na rin ang mga alagad ng mga Pariseo, ang mga alagad naman ni Jesus ay laging nagdiriwang at nagkakasayahan. Si Jesus na mismong leader ng grupo ang nagpaliwanag para sa kanila. Ang pagdating niya sa daigdig ay pagpapasinaya sa paghahari ng kanyang ama dito sa lupa. Ipinakikita niya ang mga tanda ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at pangangaral. Pagpapagaling sa mga may sakit, pagtataboy sa mga masamang espiritu, at pagpapakain sa mga nagugutom. Tinutukoy si Jesus bilang nobyong ikakasal. Ang kanyang kabiyak ay walang iba, kundi ang buong bayan ng Diyos. Sa oras na dakpin, pahirapan at patayin siya, saka mag-aayuno ang kanyang mga alagad. Pagsasagawa, mag-ayuno tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Ibahagi mo sa mga walang makain ang anumang matitipid mo sa pag-aayuno.